mine na napiling sasagutin at i-share ko sa inyo. Aww. Number one. Ilan taon na ako? Mukhang 16. Pero 25 years old na po ako. Number two, ilang taon na akong natutong mag-drive. Actually, natuto akong mag-drive-drive lang yun doon lang sa may iskinita. Grade 4 pa lang ako. Nung simulang, karon kami ng motor noon, yung Honda Wave yata. Yung, basta yung mga wave-wave lang, yung madali lang siyang i-drive yun. Yung talagang mag-drive na ako papunta sa trabaho. 17 years old pa lang ako noon. At wala pa ako nung lisensya. Student wala pa. Ayun, bali 18 years old, talagang nagmumotor na ako papunta ako sa work ko. Medyo malapit lang na kasi GMH hanggang Dasma. Yun, yun lang yung ganun lang kalayo yung din drive ko papunta sa work. Number 3. Ano-ano yung mga naging motor ko? Hindi ko na maalala. Ang una ko naging motor, yung China lang siya. Kasi hindi pa naman ako marunong mag... Hindi ko pa alam kung anong dapat na, anong maganda sa motor. Basta gusto ko lang may sasakyan ako. Kaya yung unang-una ko naging motor nun is China lang siya. Yung... Haojo yata. Ayun, ang hirap niya kasi big kasi. Ayun siya. Tapos, hindi ko siya natapos hulugan kasi nasisira na agad siya. Wala pa siyang 1 year. Ang dami niya nung sira. So, sinoli ko na siya. Tsaka mahal din kasi yung hulog noong time na yun. Nasa 2.7 yata monthly. Tapos, 2.5 years, ganun. So, hindi ko na siya kayang hulugan. Tsaka madali siyang masira. Ako hindi naman ako marunong mag-ayos ng motor pa noon. Kaya sinoli ko na lang muna siya. Ayun, tapos nung wala ulit akong motor, grabe, ang hirap mag-adjust kapag yung may motor ka na, tapos nawalan ka ng service. Ayun, hindi mo na alam yung pamasahe. Yun nga yung number one. Tapos ang number two kong naging motor is yung Alpha. Honda siya. Honda, bali, second hand lang siyang binili ng papa ko. 15,000 lang siya yung budget ko nung nabinigay ng papa ko. So, hindi nga ako marunong pumili ng motor. Kaya, ayun, kung ano lang yung binili ko. Nasayang lang yung pera. Pero nagamit ko naman siya ng taon din. Mas siguro mga 1.5 years. Tapos, ayun, naibenta ko nga siya. Tapos di, wala na naman akong motor. Hirap na naman, di talaga ako sanay. Gusto ko talaga may motor ako. Kasi, mas madali para sa akin eh. Ingaya. Ang pangatlo is yung Mio. Sporty. Ayan na yung pinakagusto ko. Doon ako parang medyo idea kung anong magandang drive. Kasi napaka-smooth niya eh. Tapos, feeling chicks ako doon. Ang ganda talaga ng Mio. Kaso, na-aksidente ako doon. Nabangga ako ng SUV yata, yung ganun, sa likod. Nabasag yung taillight ng motor. So, yun, mga ilang araw, sinuli ko na siya. Kasi nagkasugat ako nun dito. Hindi ako, medyo ika-ika ako nun maglakad. Wala na naman siya. Parang ano lang yun eh. Parang relasyon lang. Ano ba yung pang-apat ko? Yung Motor Star, yun. Ses X110cc. So, ang mura niya lang. Kaya nga lang, yun nga. Sirain din siya. Pero, natapos ko siyang hulugan. Ayun ang kauna-unahan ko ito. Natapos ko siyang hulugan. Kasi, ang mura niya lang, 1.3 lang siya. For 1.5 years lang. Pero, second hand din kasi siya. Kaya mura. Pero, napakalaking tulong kasi sa akin nun kasi nakakatipid ako sa pamasahe ko nun. Binenta ko siya kasi medyo nagsasawa na nga ako. Bago ko pa siya nabenta, yung Motor Star Ses X ko, is nakabili na kami nun ng MIUI 125, yung blue. Ayan, ngayon, ito na yung motor namin ngayon, yung MIUI 125 na color blue. So, ayun yung
pinaka gusto ko siyang gamitin ngayon. Tapos meron pa kaming isang motor na kulay pink. Yung TVS Das. Yun nga, yung matte pink siya. Pang girl na girl talaga siya. Kaso medyo nababagalan ako. Ayoko talaga siyang gamitin. Kasi gusto ko yung MIUI 125. Mas maganda siya. Mabilis. Yan po. Number 4. Kailan ako nagkaroon ng license? nagkaroon po ako ng license. Eksaktong nag 23 years old. Yes. 18 years old akong nagdadrive noon nang wala akong lisensya. Pasaway ka, girl. Oo. Inaamin ko naman yun. Nagkaroon ako ng student noon. So, medyo hassle lang talaga. Kumuha ng lisensya kasi nga, may trabaho ako araw-araw. Sinamahan ako nung ni buddy na kumuha ng license. Eksaktong magte-23 years old ako noon kasi birthday ko yun. September 29, 2017 siguro yun. So, ayun. Nagkaroon ako noon sa 23 years old. Number 5, ang hobby ko. Hobby? Ang libangan ko lang talaga ay mag-cellphone. Mag-cellphone nga. Ayun. Mahilig ako mag-cellphone, mag-YouTube. Mga motor-motor, tsaka yung mga memes. Yung gano'n yung mga pinapanood ko, yung mga nalilibang ako. Pero, tapos minsan nag-research ako kung saan may mga babaeng nagre-race, sumasali sa racing, gano'n, sa mga drag racing. Nag-search ako ng gano'n kasi parang gusto ko rin talaga ang sumali. Naghahanap talaga ako nun. Kasi gusto ko talaga sumali. Gusto ko maranasan mga rera. Kumanta, yun. Mag-video, okay. Mahilig ako kumanta. Pero pang CR lang ang boses ko. Number 6. Yung gusto kong maging motor. Ano daw ang gusto kong maging motor? Favorite ko, gano'n. Ang gusto ko pong maging motor is Aeros. Yun po. Kaya lang. Sama ang palad. Wala tayong pambili nun. Wala po tayong pambili nun kasi medyo mahal po yung Aeros eh. Wala po tayong cash. Pero hindi ko rin alam eh kung bakit gusto ko yung Aeros. Pero pag nakakasabay ko kasi sa kalsada yung mga naka-Aeros, feeling ko pag ako yung nagda-drive, ay ang ganda-ganda ko. Ewan ko, kasi yung Aeros kasi madali lang siya i-drive eh. Wala, parang siyang scooter lang din siya, pero ang laki niya na parang ang ganda-ganda nga pag sa babae. Pero siguro kung magkakaroon man ako noon, this is, papalitan ko siya ng gulong na maliit para medyo abot ko. Number 7. Saan ako daw ako pinakamalayong nakarating ng nakamotor? Kung ako lang mag-isa, siguro sa Maynila pa lang po. Doon po sa trabaho ko kasi simula Dasma hanggang Maynila, nagmumotor lang ako. Ako lang mag-isa. Pero kung sa rides naman, nakapunta na po ako sa Quezon Province nang nakamotor lang. Pero may kasama po ako nun si Buddy. Yun. Grabe po, umiyak po ako. Kasi ang sakit niya talaga sa pet. Kasi ilang oras kaming nagmotor nun. Sa Tansa, yan. Dito lang din sa Cavite. Dito lang din. Hindi ko pa nararanasan mag-motor ng napakalayo. Nang mag-isa lang ako. Lagi kong kasama si Buddy. So, yun nga, sa Maynila pa lang ako nakakarating na medyo malayo na sa tingin ko. Tsaka araw-araw kasi yun, balikan yung uwian ako. Sa Maynila ako nag-work. Tapos dito ako sa Dasma, nakatira. Yun po. Number 8, may Riders Club ka bang sinalihan? Wala po. Wala po akong Riders Club na sinalihan. Actually, gusto ko pong magkaroon. Kaya lang, medyo nahihirapan ako maghanap eh. Kasi gusto ko yung puro babae lang kami. Para masaya. Sa ngayon kasi mahirap kasi naka-quarantine pa tayo. Eh ngayon ko lang naman naisip yun. Gusto ko talaga magkaroon ng Riders Club. Pero never pa po ako nagkaroon ng Riders Club. Number 9. Gusto mo ba maging racer? Yes po. Big yes. Gusto ko pong makarera. Hindi ko lang alam kung gusto sa akin ng karera.
gusto ko po mga rera, hindi ko po alam, pero yun po talaga yung gusto ko eh. Parang feeling ko, parang nakikita ko yung sarili ko habang nangangarera ko. Kahit mga drag race lang gano'n, nagsasearch talaga ako sa YouTube, nanonood ako ng mga babae na sumasali sa drag race. Sabi ko, gusto ko rin itong maranasan. Kahit hindi ako manalo, okay lang, basta maranasan. Pero syempre, pag na-try ko na yun paulit-ulit, siguro papangarapin ko ng manalo. Yun po. Guys, thank you sa inyong pakikinig at panonood ng 9 Facts About Me. Sana nag-enjoy kayo. At kung first time mo sa channel ko, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para bati tayo.